siya. So ito mga paps, bago tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo. Meron tayong request. Ayan, unang pagbati kay Eleno Jalang. Pa-shoutout, boss, more power sa iyong channel. Siyempre, shoutout din kay Mark Jano. Paps, maraming salamat sa info ng Impact Rain. Shoutout, boss, from Negros Oriental. So ito mga paps, change topic muna tayo ha. Ang sabi kasi ng may-ari nito, nagpalit raw siya ng bagong baterya. So ayaw pa rin mag-crank yung starter, ibig sabihin ayaw mag-redondo. Ang suspecha pa rito, ano to? Malamang carbon brush ng starter. So pakita ko na rin. So ito, chinage ko na rin yung baterya para sigurado. Ayan, naka-power on. So yun, wala siyang, walang redondo, no, walang crank yung starter. So ito, ipapakita ko hanggat maaari, kaya yung gayahin yung pagpapalit ng carbon brush sa starter. Siyempre, una yung tatanggalin dito, yung negative ng baterya. So ito, mga paps, yung kanyang starter. Ang tornilyo nito, ito may tornilyo to, 14 lang naman to, dalawa lang to eh. Tsaka yung isa nasa likod. Tapos next na tatanggalin ko rito itong switch, galing to sa ano eh, susian yung wire nung ano tawag dito, solenoid. Tapos sunod na tatanggalin ko itong 12 lang size nito, itong battery cable, direkta to sa positive ng baterya. Ito naman mga paps, yung sa likod, hindi lang siya kita nung camera eh. Ito mga paps, yung takip nung carbon. 8 lang naman ang size niya. PH2 yung size. So yan, check muna natin. So yun, ubos na nga yung carbon. Tanggalin natin yung 12. So yun mga paps, kitang kita naman na ano, ubos na yung carbon, lalo na rito yung nasa right side tsaka itong left side, kaya wala nang contact, kaya ito yung papalitan natin. Siyempre, ito yung sample ng carbon, no? Pag bibili tayo sa auto supply, dapat lagi tayong may sample. Ito mga paps, yung next natin, yung ground ng carbon. Ayan, nakadikit siya sa ground. Yung kanina kong inalis kasi yun yung ano niya, yung positive na carbon. So dalawang positive, dalawang ground din. So ito hindi ko maano, no. Yung pinaka clamp, no, yung naka-press yung clip, antigas, so hindi ko maano. Hindi ko siya mabuka. Ang paraan ko diyan, hinahangin ko lang naman 'to, eh. Madali lang naman 'to.
hininang mo naman yan, effective yan, matagal ko na rin yung ginagawa. So hindi yan basta-basta makakalas. So ito mga paps, pagka ganitong maitim na no yung commutator, liyahin nyo ng 400 tong gamit nyo. Kasi pag maitim na yan, masyado na siyang marumi, umiina yung contact ng carbon dito sa commutator. So ito mga paps, nakikil ko na yung paghihinangan natin para dun sa ating carbon brush. Siyempre pagka mga ganyan, itodo mo yung panghinang mo. Lalo na yung ganito yung hihinangin mo, medyo makapal. Siyempre itodo mo yung panghinang mo sa pinakamainit. So ang todo nito, ano lang naman, 450 degrees. Siyempre isa pa yung pinaka soldering tip na gagamitin mo. Siyempre palitan mo siya ng malapad o kaya makapal, kasi makapal yung hihinangin. So yan mga paps, kung napunan nyo, hindi ako gumamit ng soldering paste kasi basta maganda yung soldering lead, hindi mo na kailangan mag soldering paste pa. Saka kailangan malinis yung paghihinangan. Next naman natin, lagyan natin ng soldering lead itong pinaka carbon brush. So binabaan ko yung panghinang ko, kaya na to ng 350. So mga paps, dagdag ko na rin etong may insulation, yan yung positive, dito siya nakahinang. So yan mga paps, tapos na tayo sa ground. Maganda naman yung pagkakainang, no? Lutong-luto naman, tsaka makapal yung lid. So next, dito naman tayo sa positive. So yan mga paps, pakita ko lang yung hinang ng positive. Ayan, siya, lutong-luto. Kapit na kapit. Ayan mga ganyan, matibay yun. So yan, tapos na mga paps. Pwede na nating ikabit. So ito mga paps, yung pagbabalik, meron tong groove dito, no? So dito may niyan sa slot. So yun, nalaglag, no? Buhay pa. Sip. Dito lang naman yan.
So ito mga paps, bago natin ikabit yung starter, itetest natin yung solenoid kung buo. So ito, ididikit mo lang yung ground, no? Yung body ng starter. Tapos meron kang wire positive, didikit mo rito sa terminal ng solenoid. Mga paps, tapos na, pwede na nating testingin yung ginawa nating starter, nakakabit na rin yung baterya. So ito na, dito na tayo sa loob, ayan, ignition switch, ayan, naka on start. So yun, one click mga paps, gawa na yung starter. Isa pa. Sa pang test. So isa pa. So yung mga paps, one click, napakalakas na nung kanyang starter.